up mga pinsan, magandang araw sa inyo. Ano, ang motor na to, bali na feature ko na to 1 year ago. Ano, so tingnan natin kung ano ba yung updates natin dito sa RS100 ng ating kaibigan. Ano, this is a Thai setup. Dumating yung time na kailangan natin ipakita yung version 2.0 nitong ating RS100, no? So kasama natin ngayon yung may-ari, si Jonas De Chavez, no? Ikikwento niya sa atin or sasabihin niya sa atin kung ano yung mga piyasa na nakakabit dito. So tara, pero bago ang lahat, no, let's roll the intro para mukhang pro. So hindi na natin papahabain, simulan na natin dito sa unahan muna, papunta tayo palikod. So meron tayo dito is yung stock niyang headlight, no? So ito ay stock na signal lights, bali hindi na siya yung original, pero siya pa rin yung, kung ano yung itsura ng RS100 signal lights, yan pa rin yun. Ito bago lang yan, pang GD to, pang GD. Pero, halos magkatulad rin naman. Dito sa baba, this is a Kingu rim set by 17, to carbon. Carbon, Lodi. Broken size daw ang tawag dyan, hindi ko alam yung broken size, pero ayan yun, ano, this is original Kingu from Thailand. Tapos ang kanyang hub is lightened hub na pang wave pa rin, flower type, pang wave na flower type. Ito hindi yan, sadyang ganyan na yan, pinatabas, no? Shout out kay Boss Alvin sa malupit na pagtatabas nito, no? Ayan, kung makikita ninyo ang rayos mo is Yaguso pa din. Ganun pa rin sa dati niya, no? Tapos ito, nakakabit yung ating mga pang wave pa rin. Dahil pang wave yung hub natin, syempre pang wave pa rin yung nakakabit sa atin. Ito naman, lightened disc, no? JRP ito. Hindi natin nire-reveal yung presyo, pero baka magalit si Mrs. Ito, JRP, syempre. Ang kanyang tube is, outer tube ay King of Drag. Oh, yung pa rin, yung dati, no? Yung dati pa rin, King of Drag. At yung kanyang caliper, magkasama siya pag binibili. Magkasama na caliper at bracket natin. Yan, makikita nyo, JRP yan. Ito yung brake hose niya. Kung ito JRP, ito JRP, pero syempre nakakahiya naman kung hindi JRP to, no? Oh, JRP na rin natin. Ayan, no? JRP. JRP tayo. Sino ka man, JRP ka? JR Pogi. Yan, JRP Thailand. Kikita ninyo. Okay. Dito naman tayo sa parteng taas. Ito, kung makikita ninyo, yan, nasa gilid na yan. Oh. Wrap lang yan? Hindi. Pinakarbon ko lang. Bali, carbon talaga to. Carbon. Ito, carbon pala yan. Ano, hindi yan wrap. Carbon. Makikita nyo naman yung hibla. Nung ano natin, ano. This carbon. At ito, stock speedometer din, pero carbon. Yan, o. Carbon, Lodi. Okay, tapos ang inner tube mo is pang wave lag. Pang XRM to. The gold. Tapos syempre, mga gold bolts para malupit. No. Aside from that, ito. PS16 na Brembo. Brembo, no. Yan, o. Brembo. Brembo yan, Brembo. Ito, JRP. JRP, tapos naka quick release ka. Anong brand nitong quick release? Brembo quick release. Yan, Brembo rin yung kanyang clutch lever, no? At sa kabila, Domino naman. Bakit magkaiba yan? Magkasama na yan. Set pag binibili, no? Say. Tapos ito naman, Honeywell switch. Okay, ano, makikita nyo. Ito yung malupit. Ito kasi Brembo Domino. Pero kita nyo naman, oh, match, oh, match. Pasok. Wow. Okay. Sa magkabila, JRP ang ating grip, handle grip natin, JRP. Okay. So punta tayo dito sa tangke. Ito pa rin yung Kindred natin na tangke dati. One year ago, ito na yung finiture natin na Kindred na may sticker decals na Thai RS100 yun. Makikita nyo naman. Yan pa rin yun. Pure Ansel paint. Tapos, baba tayo dito. Ito sa baba. Ito, repaint mo yung chassis mo. Repainted chassis, Ansel. Tapos ito,
Yan, kung makikita nyo, yung kanyang tanke, makintab. Yung kanyang chassis, makintab din. Pero ito, ano, may texture siya eh, no? Parang yung likod ng pickup. Yun yung texture niya. Kaya tawag dito, sa pintang ganito, truck bed. This is lightened din, tinabas. Yan o, manumanong tinabas yan. Yan pa rin yun, pero naka-truck bed coating lang yan. Malupit, mas pinalupit. No, ito stock, ano natin? Stock pedal, para mukha pa rin legit na, no? Ang sagwa naman siguro, naka-shifter to. So, stock pedal pa din. Apang Mio to, sa angkasa, no? Ayan, bali, stock footrest, kung makikita nyo, nag-weld, tas kinabit yun sa passenger foot peg ng Mio. Okay, taas medyo dito. Anong carb tong gamit mo? Sudco, 28mm. Sa kabila tayo, sa kabila. This is Sudco, 28mm. So, kung makikita ninyo, yung manifold nung ating carb is from, paano? RX100. Pang 2 stroke. Kuya, kung makikita nyo, may magkaiba ng butas. Iba yung butas, oh, binutasan ng bago. Pero okay lang yan, as long as yung pinakabutas niya is swak pa rin dito. So yan, shabby daw yan. So kung truck bed yung kabila, matik, truck bed din to. Ito rin yung stock na nilighten, binutasan. May Yamaha logo, no? Okay, baba tayo konti pa. Ito naman yung kanyang pipe. Hindi na yan yung dati na ilan ngayon? 17 cat? 17 cat, ito. Para sa inyo ko alam, nandito kami sa Batangas, pero ito yung pipe na yan is pina-ship pa galing Bulacan yan, no? medyo nagkalawang na nga eh, pero goods pa rin. MV ato, MV Racing pipe. So yan, no? MV Racing pipe. Mamaya paparinding natin yung tunog, ano? Titanium ang ano niya, eh, ang pagkakatira sa kanya. Yung ganyang style, parang titanium style na para may paso-paso. Punta tayo sa swing arm na. Sa kabila, mas malinaw dito. Kung dati, dun sa last vlog natin, ang na-feature natin is NUI na swing arm na lighten. Ito namang isang to. JRP siya. Ano? JRP na swing arm na lighten. Pang ano, gare? Pang wave. Ano? Pang wave din yung harapan, pang wave din yung panlikod. Okay, no? Nung nakaraan din na vlog natin, itong ating shock sa likod ay anong brand ngayon? FTC na may sticker lang na ano, na YSS. Ito, JRP na talaga, no? So kung mula sa unahan, papunta sa likod, JRP, JRP, no? Sponsor naman. Yeah, JRP. Punta tayo sa kanyang plato sa likod. Ang sukat ito? 38 ano? Anong brand dyan? Nakalimutan ko anong brand niya niyan. Hindi namin masabi yung brand. Basta kita nyo, gold. Tinatanong. DKT. Ito, DKT brand. Na pang-wave din. Itong hub sa likod, pang-wave din. Okay, so wave ang sa harap, wave ang likod. Kasi wave na rin yung ating swing arm, no? Ito hindi na kailangan kasi lighten na yun eh. Butas-butas na talaga. Okay. Kung mapapansin nyo rin, ano, repainted na rin yung kanyang hub sa likod na fluorescent yellow. Fluorescent neon green yung likod, no? Samurai lang eh. Samurai repainted yan, no? Maganda naman yan. Kagandahan sa Samurai, hindi siya basta nagfe-fade. Unlike sa ibang can spray natin, ano? Yaguso Rayo, syempre. No, Yaguso. At syempre, Kingu, kagaya na sa harap. Matik na yan. Anong gamit mong gulong? IRC It My Dust 6080. No. Yan. So sa likod naman, kung kagaya ng sa harap na panel natin, na carbon, ito, pinakarbon din. Ito. Yan. At stock na taillight. Ito, hindi po nakakabit yung wiring niya sa Todai. Ano, hindi pa kasi kabibili lang daw niya ng ating signal light. Flasher na tinatawag, ano, ikaparehas. Yan, makikita nyo naman. Bagong-bago pa yan. So lastly, sa seat natin, JRP seat cover para makompleto natin yung bone setup. So sa kabuuan, nasa magkano gastos mo dito? Estimated. Para sa katapusan, ipaparinig natin yung pipe, syempre, kagaya nung nakaraang video, kung ano ba yung tunog nung MV Racing Pipe, no?
Shoutout nga pala sa Thai Enthusiast PH sa aming grupo, lalo na kay Mr. Sigunyal na nagbuo ng aming grupo ng motor. Shoutout na rin kay Dinisay na kasama kay Boss AJ, kay Boss Troy at kay Boss Arlex. Maraming salamat. So yun lang muli, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. I-hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Again, this is Papa PTV. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam. Shoutout nga pala sa grupo ng... Pagka-go ko, huwag ka muna. Shoutout nga pala sa Thai Enthusiast PH ng... sa isang grupo na kinabubuuan tayo pa.